Trendies, welcome back to my channel, Max Sunstrand. Namiss ko kayo! Today po, magluluto po tayo ng stir-fry mixed vegetables Chinese style. Our main ingredients are broccoli, mushroom, carrots, and fish fillet. Wash all your ingredients. And unahin po natin yung carrots. After mo po balatan, hiwain ng pantay-pantay na manipis upang mas mabilis siyang lumambot. Ayan. At saka mas maganda rin po siyang tignan kapag ka siya ay pantay-pantay po, diba? Ayan. Tapos, isitasay po muna natin. Isunod naman po natin yung mushrooms. Siyempre, nahugasan nyo na po yung mushroom nyo, islice nyo po, ganoon din po, pantay-pantay, at saka manipis, para mas madali rin po siyang lumambot. At saka yung broccoli din po, pagkatapos nyo po siyang hugasan, hiwain ng pantay-pantay ng bite size. Bite size lang po para isang subuan lang po siya. Ayan. Tapos, mag-prepare naman po tayo na sibuyas, bawang, at saka luya. Dapat marami po siyang sibuyas para mas mabango po siya. At saka, di ba kapag yung maraming sibuyas yung niluluto natin, parang ang sarap. Tapos yan. Pagkatapos, isunod naman po natin yung ating fish fillet. Ayan, nahugasan na po yung ating fish fillet. Tapos, after po, bago nyo po siya hiwain, dry out po muna natin. Tanggalin po natin yung mga excess na water niya para hindi po siya tumalsik kapag ay prito po natin. At saka pagka prito po, yung hindi po siya buhaghag. Mas maganda po yung form niya. At saka yung pag nilagyan siya ng cornstarch, didikit po yung cornstarch niya. Ayan. Tanggalin lang po yung mga excess water niya. Kasi yung isda po niya, yung fish fillet po niya, yung blue cod po, malambot po yung malambot po yung laman niya, tapos marami po siyang tubig sa loob ng laman niya. Pagka yung piniga mo, pwede mo siyang pigain eh. Huwag mong pigain, parang nawawala yung freshness niya. Lagyan niyo siya ng pepper powder, white pepper powder, asin, kunting asin, kunting asukal, at saka mix nyo rin po siya ng cornstarch para yung pampapar po yun. Ayan, wala pong itlog yan na hindi po tayo gumagamit ng itlog. Ayan, tapos mix nyo po siya ng mabuti para maging pantay po, even po yung lahat po siya, dapat nakabalot po lahat. Babalutan ng cornstarch lahat. Tapos yan, prito po natin. Dapat sa pagprito din po natin, konting-konting mantika lang po kasi ang mga inchik, hindi po sila mahilig sa maraming mantika. Hindi po katulad natin mga Pinoy na talagang pinapalutaw natin sa mantika. Yan, ganyan. O diba, ganda. Tapos pulupotan ng tubig para naman po sa ating broccoli. Dapat po yung ating broccoli, bago natin siya lutuin, i-blanch po muna natin siya para matanggal po yung... Kasi yung ibang amoy niya. Ayan. Tapos may blanch ng ilang minuto. Tanggalin at hanguin. At saka, isit aside po muna natin siya. Sigasin nyo yung kawali. Painit ulit ng mantika, konti po ulit, at saka igisa po yung sibuyas, bawang, at saka luya. Yan. Ang bango.
ilagay ang sliced carrots. Yan. Mix. Lagi po tayong nag-mix, no? Nakakapagod ba? Hindi naman. Ngayon, lagyan mo ng isang kutsaritang rice wine. Kasi yung rice wine, nagpapatanggal din niya siya ng ano, na unnecessary smell. Malangto yung ganun. Patanggal ng amoy. Ayan. Tapos broccoli. Lagay din natin yung broccoli. Mix-mix para mas pantay siya. Pantay yung luto niya. Tapos lagyan natin ng tubig tatlong kutsaritang tubig para pampa-absorb hanggang sa maluto siya. At saka hindi siya mag-dry. Po. Tapos takpan po siya. Tapos na mga ilang minuto. Tapos lagyan mo siya ng counting soy sauce. Tagtag lasa. Saluin po ulit para maging pantay ulit yung soya. Mag-absorb siya sa gulay niyo. Ayan. Malapit po yan. Kasi mas madali lang po yan eh. Madali lang po itong lutuin. Mga ilang ano lang, ilang minutes lang siya. Luto na kagad. Alam niyo po ba na yung tatlong dish, tatlong putahe sa isang oras, nakakaya siyang luto. Mabilis lang po yan. Tapos, yan. Tapos may mix, hantay ka ng ilang minuto. Yan, tinglahan mo na siya ng, ano na, final, ano na siya, final timpla na. Sukal, tsaka asin. Depende po sa panlasa nyo, depende po kung ano yung gusto nyo yung lasa. Tansyahin nyo lang po kung ano po yung ano. Kasi yung mga inchik po kasi hindi po kasi sila mahilig sa maalat. Yung talagang yung timpla na lang, yung timpla lang nila is yung parang wala, iba po siya sa mga Pinoy. Kasi yung Pinoy talagang malalasahan mo yung asin, saka yung dechen. Since hindi kami gumagamit ng dechen, asukas kung ano yan. Yan. Tapos na siya, hanguin. At saka i-serve. Ready to serve na po. June dinner. Thank you for watching. Bye-bye. Hit subscribe. And hit the bell button. See you again in my next video.